Ang Manugang Kong Trilyonaryo, Kabanata 236. Kahanga-hanga ang puso ni Andrew Cheng, malamig ang kanyang mga mata. Nakalock. Nang matapos magsalita si Zafar Wei, isang malakas na sampal ang tumunog sa lobby sa unang palapag ng malaking kumpanya. Ang isa sa mga kamay ni Andrew Cheng ay nakipagdikit sa kanang mukha ni Zafar na may malakas na putok. Gumamit ng sobrang lakas ang sampal. Nang tumayo si Zafar, ang sampal na ito ay nagpasuray-suray sa kanya, at isang pulang dugong limang daliri na sampal ang direktang nakalimbag sa kanyang mukha. Sa loob ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga lokal na ahas na tulad ni Zafar ay madalas makipag-away sa mga tao. Gayunpaman, ang sampal na ito ay nagpagulo sa kanyang buong utak. Nagulat ang buong audience. Tuwang-tuwa ang ilang security guard nang makitang tumayo ang binatang ito, napawi ang matinding pressure, at napaiyak silang lahat. Siyempre, marami ang nagulat. Ito pa rin ang asawa ng chairman, ang walang kwentang bastard na si Andrew Cheng. Napakahusay. Ngayon, yan lang ang bida nila. Nag-react din ang staff audience after a short shock, masyadong unexpected ang ugali ni Andrew Cheng. Halika, gawin natin ito. Sa kabilang banda ay isang malaking lalaki na may 7 o 8 tato at tila napagdesisyonan niyang manggulo. Kaya daddy. Maraming mga babaeng empleyado ang puno ng mga bituin ngayon, si Andrew Cheng ay masyadong lalaki. Pagtingin sa ibang mga kasamahang lalaki na naroroon, lahat sila ay piniling umatras nang may makasalubong sila, ngunit siya lang ang nakatayo sa harapan. Marami pa rin pumupuna na nagsasabing, ano ka ba nagpapanggap? Kung nakakaabala sa ibang tao, malas tayo. Isang basura, lumabas ka ng malakas, at tapos na si Director Yang. Tingnan natin kung paano niya ito tatapusin. Ito ay ganap na wala sa aming kontrol. Sa pagharap sa batikos na ito, nagbingi-bingihan si Andrew Cheng. Gayunpaman, kumawala si Marian Yang mula sa pagkakayakap ni Andrew Cheng, itinaas ang kanyang kilay at galit na pinandilatan siya. Masyadong mayabang ang asawa niya. Kung may nangyari sa kanya, ano ang gagawin niya sa hinaharap? Naawa si Marian Yang kay Andrew Cheng, may mga security guard dito. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Marian Yang. Umiling si Andrew Cheng at ngumiti. Nag-react din si Zafar Wei sa engkwentro na ito. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na si Payne at sampailan siya muli. Kung kumalat ito, paano mo hahayaan ang iyong sarili na tumambay sa Dongyi Street? Nainis siya, tinitigan ang isang pares ng mga pulang tigre na mata at umungal, mabahong bata, naglakas loob kang saktan ako. Magaling! Tinanggal ko ang kamay mo. Natigilan din ang magkapatid na nasa likuran niya sa putok ni Andrew Cheng na nakatingin kay Zafar sa harapan niya, nagtatakang nakatingin sa isa't isa. Nagpakita ng masamang tingin si Andrew Cheng, inilagay si Marian Yang sa likod niya, at malamig na sinabi, ano bang masama sa paghampas sa iyo, maglakas loob na hawakan ang asawa ko. Maniwala ka man o hindi, sasampalin na naman kita. Ngayong may tunggalian, hindi na kailangang kumilos ng duwag. High fan ito at subukan. Sa sandaling matapos magsalita si Zafar, may isa pang mabigat na sampal na may, sampal. Pinigyan siya ni Andrew Cheng ng isa pang sampal gamit ang natural na backhand, malinis at maayos. Pambihira. Pampubliko. Anong kapatid? Ito ang boses ng lahat. Hoy, ang daming tao ngayon, may nagmamakaawa pang sampelan. Nakipagkamay si Andrew Cheng at inosenteng sinabi. Malas. Patayin siya. Patayin siya. Itapon mo siya sa ilog. Si Zafar ay ganap na natigilan. Ngayon, nawala ang buong mukha niya. Kung hindi niya mahanap ang kanyang paraan pabalik, pagkatapos ay siya ay nasasayang sa East 1st Street. Bukod dito, ang kanyang mukha ay kasalukuyang namamagana parang tinapay, na nagdulot din ng tawanan ng mga tao sa kanyang paligid. Protektahan si Miss Yang. Ilang mga security guard ang agad na sumugod at huminto sa harap ni na Andrew Cheng at Marian Yang. Biro. Kung magwawala ang mga tao sa kabilang panig at bahagyang nasugatan ng chairman, dapat silang lahat ay maghubad ng uniforme ng seguridad. Damn it! Ibigay mo kay Lao Su. Kung may nangyaring mali, nasa bulsa niya si Lao Si, at may mga tao sa likod natin.
Tinakpi ni Zafar ang kanyang mukha, hawak ang isang bakal na pamalo sa kanyang kamay, sumisigaw at nagmamadaling makipaglaban sa mga security guard. Si Andrew Cheng ay lubos na nakakaalam sa sarili, nang makita si Marian Yang na pinoprotektahan ng iba pang mga security guard at umaatres, handa na rin siyang umatras. Gayunpaman, isang gangster ang sumugod kay Marian Yang na may dalang stick. Ngayon, Andrew Cheng. Patres na sana siya, pero biglang huminto, saka tumayo mula sa crowd, at kinuha ang electric shock baton sa bewang ng isa sa mga security guard. After replay, kami na ang bahala dito. Sa sandaling hinawakan ng security guard ang kanyang baywang, hindi niya naintindihan ang gagawin ni Andrew Cheng. Dahil dito, nakita niyang naglalakad na ang huli patungo sa galit na si Zafar na may dalang stun bat. Si Zafar Wei ay galit na sumisigaw, bugbugin si Lao So hanggang mamatay. Hayaan silang matindaan ito ng mahabang panahon. Dahil dito, bago siya matapos magsalita, nakita niya ang isang bughaw na electric spark na sumabog mula sa electric shock rod sa kamay ni Andrew Cheng at walang pag-aalinlangan na tinusok ng huli ang kanyang tiyan. Tandaan. Si Zafar ay tinamaan ng electric baton, ang kanyang buong katawan ay kumaibot, tumagilid ang kanyang bibig at inilibot ang kanyang mga mata, at ang huling salitang, tandaan, sa kanyang bibig ay paulit-ulit. Bye. Natawa si Andrew Cheng nang makita si Zafar na iminulat ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa habang ang kanyang ulo ay sumabog. Puff! Napatulala ang lahat na bigla sa nakitang nasa harapan nila. Hindi nila inaasahan na mabilis magbago ang estilo ng pagpipinta na ito. Kumakanta ba? Pagkatapos, inilabas ni Andrew Cheng ang stun baton at isa-isang ipinatawag ang natitirang mga hooligan, walang makakapigil sa kanya dahil napakabilis niyang kumilos. Nang makita ang walong hooligan na nakahandusay sa lupa na kumikibot-kibot, walang pakialam na ibinaba ni Andrew Cheng ang stun baton at pinalakpakan ang kanyang mga kamay na may hitsura ng pang-aalipusta. Overpowering. Natigilan ang lahat, kabilang si Marian Yang, na ngayon ay nakahawak sa cherry red na labi ng amo, nakatingin kay Andrew Cheng sa harap niya nang hindi kapani-paniwalang tingin. Kahit na nakita ni Marian Yang si Andrew Cheng na binugbog ng sarili niyang mga mata, napakalakas nito. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Tinapos niya mag-isa ang social giant na ito. At may stun baton lang. Nagawa kaya niya ito kay Jordan Z noong nakaraan? Naramdaman ni Andrew Cheng ang hindi mabilang na mga mata na nakatingin sa kanya, lumingon sa security guard at sinabing, "Bakit ka nakatayo? Tumawag ka ng pulis." "Anak, ikaw. Ang gulo mo, siguradong hindi ka pakakawala ng amo ko." Nakahiga si Zafar Wei sa lupa, niyugyog ang kanyang katawan, itinaas ang kanyang leeg at nagsabi ng isang pangungusap. "Ayoko ng mga taong nananakot sa akin." Yumuko lang si Andrew Cheng at pinulot ang electric shock stick sa lupa at sa harap ng lahat, magalang niya itong sinaksak muli. Pawis ng talon. Natigilan ang lahat, lalo na si Miss Kim Chian, na dinilat ang mga mata. Si Andrew Cheng, ang walang kwentang bastard na ito, kahit na nagtrabaho ng walang salita. Pambihira. Ang biro na ito ay sa wakas ay natapos sa ilalim ng pangangasiwa ni Marian Yang. Bumalik sa opisina, nakaupo si Andrew Cheng sa gitna ng palakpakan at papuri mula sa karamihan. Noong nakaraan, ang mga taong ito ay minamaliit si Andrew Cheng at pinagalitan siya. Ngayon, napakagandang pakiramdam na purihin at hanapin. "Andrew Cheng, samahan mo ako sa opisina." Biglang lumitaw si Marian Yang na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Bago uminit ang puwete ni Andrew Cheng, muli siyang nag-walk out sa gitna ng mga naiinggit na komento ng lahat. Sa opisina ng chairman, kumalat ang galit na boses sa sahig. "Andrew Cheng, sino ang humiling sa iyo na makialam sa mga panloob na gawain ng ating bigang? Ikaw lang ang basurang asawa ni Miss Yang. Alam mo ba ang mga patakaran at regulasyon ng aming kumpanya?" Galit na pinagalitan ng isang gwapong lalaki si Andrew Cheng na may malungkot na mukha, "Miss Yang, wala akong pakialam sa ginagawa mo, hindi tinatanggap ng aming kumpanya ang mga walang kwentang tao sa hinaharap. Gayun din, para sa bagay na ito, ang lahat ng responsibilidad ay kanya at atin. Walang kontak ang kumpanya.
Galit na galit si Mr. Fred Howe, siya ang bagong hinirang na deputy director, at ang pamilya Jing ay nakatayo sa likuran niya. Ang drama ngayon ay inayos ng pamilya Jing at gayon din ng asawa. Nalaman lang ni Fred Howe na may ilang lokal na huligan ang pumunta dito para manggulo. Hindi naglakas loob si Mr. Fred Howe na magtanong kung bakit may ginawa si Madam kay Little Biang. Ngunit ngayon, itong si Andrew Cheng na biglang sumulpot ay nakaluta sa problemang ito. At narinig ko sa mga subordinate niya na personal niyang pinatumba ang 8 malalaking lalaki sa tapat ng mga electric baton. Ito ay kalokohan lamang. Bago siya dumating, tinanong iyon ni Fred Howe, si Andrew Cheng ay manugang lamang na pumunta sa bahay at nagmeryenda. Anong meron sa kanya? Umupo si Marian Yang sa swivel chair sa sofa ng chairman at tumingin sa asawang nasa harapan niya. Deputy Director Fred Howe, haharapin ko ang usaping ito. Ginawa ito ng asawa ko para protektahan ang mga empleyado ng kumpanya. Kung may problema, kailangang mag-step up ang kumpanya, di ba? Ang mga salita ni Marian Yang ay naputol ang mga akusasyon ni Mr. Howe laban sa kanyang asawa. Ang Fred Howe na ito ay biglang lumabas sa ere, ilang araw lang ang nakalipas. Alam lang niya na ang pamilya Howe ay may ilang katayuan at kapangyarihan sa Xiangjiang. Ang pamilya Howe ay miyembro din ng Board of Directors ng Bicang. Ngayon ang Bicang ay namuhunan ng 1 bilyong yuan ng Kyoto Cheng Group, at napakaraming tao ang nagustuhan ng cake na ito. Hindi ako pumayag. Walang pananagutan ang kumpanya para dito. Galit na galit si Fred Howe at patuloy na pinagalitan si Andrew Cheng, ang kumpanyang ito ay hindi sa iyo, Marian Yam. Isa ka lang tuta na ipinakilala ng ating Board of Directors, hindi ka qualified na gumawa ng mga irresponsibleng remarks. Ngayon, ipapaliwanag ko ito. Paano kung may problema ang pamilya dahil sa pag-inom ng gamot na ginawa ng aming kumpanya? May binugbog ngayon ang asawa mo, paano kung magkagulo? Kaya kailangan niyang tanggapin ang lahat ng responsibilidad. Tigaw ni Mr. Fred Howe habang tinatapik ang mesa. Bahagyang kumunot ang noo ni Marian Yam. Alam niyang walang kinalaman ang bagay na ito kay Andrew Cheng, ngunit kung idmanden ni Fred Howe ang Board of Directors, hindi talaga malulutas ni Andrew Cheng ang bagay na ito. Tapos na. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at walang pakialam na tumingin kay Fred Howe sa kanyang harapan. Anong ugali mo? Sinabi ni Mr. Howe na may malungkot na mukha, tingnan mo, itinatapon mo lang si Miss Yang, kapag kinausap mo ako, maging magalang ka. Tumayo si Mr. Howe at hinaila ang kwelyo ng kanyang suit, mukhang mayabang at dominante. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naglakad si Andrew Cheng patungo sa kanya, malamig na tumingin sa kanya at sinabing, sino ang nagpadala sa iyo dito? Kabanata 237. Nagulat si Fred Howe. Tumingin sa mga mata ni Andrew Cheng, at biglang nataranta. Anong meron sa lalaking ito? Bakit hindi parang isang basura ang kumakain ng malambot na kanin? Anong ginagawa mo? Sino ang bumaril sa akin dito? Ako ang deputy director dito. Anong klaseng bagay ka, naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Nanlamig ang mukha ni Mr. Howe, at mayabang niyang tinitigan si Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay hindi sumuko, at mahinahong sinabi, kung gayon, bibigyan kita ng payo Deputy Director Howe, huwag mong guluhin ang aking asawa, pabayaan mo ako. Si Andrew Cheng ay tagapagmana ng isang malaking pamilya, kaya tumpak siya sa pagtingin sa mga tao. Nabulunan itong si Fred Howe. Haha! Humisi si Mr. Howe, isang walang kwentang lalaki ang naglakas loob na banta sa sarili. Bobo! Siya ang pamilyang Howe, at sa likod niya ay ang pamilyang Jing, gaano siya katapang, isang tulala, na maglakas loob na maging matapang at maghanap ng kamatayan. Sige. Director Yam, ito ang iyong mabuting asawa. Nakakamangha talaga. Iuulat ko ang usapin ngayon sa Board of Directors. Gusto kong makita kung paano ito haharapin ng Board of Directors. Inilibot ni Fred Howe ang gilid ng kanyang mga mata, kinuha ang kanyang cellphone at tatawag na sana. Ngunit nang makita niya ang mga bulaklak, nawala ang telepono sa kanyang kamay. Hindi ba naive yun? Napaka-incompetent mo at gumagawa ka pa rin ng maliliit na ulat kapag lumaki ka. Nilero ni Andrew Cheng ang cellphone na kinuha niya kay Mr. Howe na may ngiti sa gilid ng bibig. Ang kumpanyang ito ay binili ng mag-isa.
Anong klaseng board of directors, nag-delegate lang ng kapangyarihan si Andrew Cheng? Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung kailan lumipad si Bic ang bilang isang deputy director. Kailangan kong tanungin si Mr. Arnel Can tungkol dito. Talagang imposibleng buwagin ang lupon ng mga direktor at ibigay ito kay Marian Yang at hayaan siyang aktwal na pagmamay-ari ang lahat ng mga karapatan sa ehekutibo ng kumpanya. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Fred Hao. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong naglakas loob na sumalungat sa kanya. Galit niyang sinabi, Director Yang, tingnan mo. Paano madadala ang gayong tao sa aming kumpanya? Sige. Sumulyap si Marian Yang kay Andrew Cheng at sinabing, si Andrew Cheng ang asawa ko. Malinaw sa lahat ang pangyayari ngayong araw. Isa itong tagalabas na nagdudulot ng gulo. Kung may nangyari talaga, si Marian Yang ang may pananagutan dito. Andrew Cheng, ibaba mo ang phone mo at lumabas ka muna. Alam ni Marian Yang na kahit na siya ang executive director ng kumpanya at nagmamay-ari ng 60% ng shares, hindi siya makapagpas siya ng anuman sa isang pangungusap lang. Mayroong isang lupon ng mga direktor sa likod nito, at iyon ang tunay na sentro ng kapangyarihan. Lalo na sa pag-iniksyon ng dayuhang kapital mula sa iba't ibang partido, hindi na si Bicang ang orihinal na Bicang. Next at buhay. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng, ibinato ang kanyang telepono kay Mr. Hao, malamig na tumingin kay Fred Hao at lumabas ng pinto. Sa opisina, narinig ni Andrew Cheng ang ilang babaeng staff na nagbubulungan. May bagong deputy director ang kumpanya na medyo guwapo. Narinig ko na ito ay kabilang sa pamilyang Hao sa Jinling at ito ay medyo makapangyarihan sa Xiangjiang. Eldest young master Jinling, I really hope that such a charming prince can see me. Managinip ka ng maliit na asong babae. Matapos makinig sa ilang salita, tumalikod si Andrew Cheng at naglakad palabas ng kumpanya. Tinawag niya si Mr. Arnel Can at tinanong, Old Can, ano ang problema ni Bic Ang? Hindi ba ako bumili? Bakit may ibang puwersa na kumukuha ng stock? Sino si Fred Hao? Guro, ang bagay na ito ay napagdesisyonan ni Madam Helen Jing ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niya na ito ay isang pamumuhunan ng grupo at dapat mayroong isang tao na mapagkakatiwalaan niya. Inayos niya ang mga tao mula sa pamilyang Hao na maging mga shareholder. Si Arnel Can ay nasa paliparan sa oras na ito at magalang na nagsabi. Sumimangot si Andrew Cheng, si Helen Jing iyon. Tinimulan ba niyang salakayin si Marian Yang? O gusto mo bang pigilan ang iyong lakas? Naiintindihan ko. Natahimik si Andrew Cheng at ibinaba ang telepono. Masyadong mahaba ang kamay ni Helen Jing, kaya kailangan niyang hampasin ito. Kung hindi, akala niya talaga isa siyang nakulong na hayop. Dito, pagkalabas ni Fred Hao sa opisina ng chairman, pumunta siya sa bubong, nag-dial ng numero, at same time na nagsabi, Nay, hindi naging maayos ang lahat, at isang lalaking nagngangalang Andrew Cheng ang napatay sa gitna, na asawa ni Miss Yang. Sa telepono, isang bahagyang marilag na boses ng babae ang sumagot, Okay, naiintindihan ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagngangalit si Fred Hao ng mapait, Sino itong Andrew Cheng? Tinira ng dumi ng daga ang kanyang magandang palabas. Pagkatapos maghintay hanggang matapos ang trabaho, lumabas si Marian Yang at sinabi kay Andrew Cheng, Samahan mo ako sa hapunan sa gabi, dumating ang mga partner ng kumpanya para pag-usapan ang mga bagay-bagay, pangatlong beses na ito, hindi ako makakainom, pwede ka. Gawin mo para sa akin. Tuldok. Walang iniisip na sagot ni Andrew Cheng. Saan tayo pupunta? Sa kotse, casual na tanong ni Andrew Cheng. Mula sa pananaw ni Andrew Cheng ngayon, ang figure ni Marian Yang ay namumukod tangi dahil sa pagkakapigil ng seatbelt. Kitang-kita niyang tirek ang kanyang mga mata, at halos damyugo ang kanyang ilong. Anong golden ratio number? Napaka-perpekto ng katawan ng asawa ko. At sa loob ng sasakyan, hinubad na ni Marian Yang ang kanyang jacket. Ito ay isang puting professional na pambabaeng short na napaka-sexy at eleganteng tingnan. Kempinski Hotel. Tumagot si Marian Yang na nagsimula siyang mag-makeup. Tutal, siya ang kumakatawan sa Bicang Pharmaceuticals. Ang usapin ng mukha ay napakahalaga, at ito ay isang napakahalagang kooperasyon para sa kumpanya.
Ito ay tungkol sa pagbebenta ng isang bagong binoo na gamot na anti-cancer. Kapag matagumpay na nailunsad ang bagong gamot na ito, tiyak na manggenguna si Bikang sa pambansang kumpanya ng parmasyutiko. "Hoy, nakita mo ba akong gumawa nito?" Tumingin si Marian Yang sa salamin at tinanong si Andrew Cheng. Nilingga ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, "Okay, ang aking pinakagwapong asawa." Binigyan siya ni Marian Yang ng puting tingin, ngunit labis siyang nasiyahan, at sinabing, "Ikaw ang madulas." Bigla siyang may naisip at sinabing, "Siya nga pala, Andrew, samahan mo ako sa pregnancy test sa loob ng ilang araw." Sumagot si Andrew Cheng at sinabing, "Sunduin kita sa trabaho sa hinaharap, huwag kang masyadong magpapagod, buntis ka ngayon." Nabasa ni Marian Yang, "Nako, hindi ako bata, kilala ko ang sarili ko, hindi ako masyadong malumanay." Ang Kempinski Hotel, isang kasosyo na naghihintay sa pintuan, ay nakakita ng isang BMW 5 Series na nakaparada sa pintuan. Si Marlon Ting ay nagbihis lalo na ngayon, nakasuot ng isang straight suit, na nagdagdag ng marami sa kanyang gwapong katangian, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Nang makita niya si Marian Yang na bumaba ng sasakyan, isang malaswang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ngayong gabi, ngunit ang larong inihanda niya, hanggat siya ang nanalo kay Marian Yang ngayong gabi, hindi siya naniniwala na ang loner na babaeng ito ay mapapanatili pa rin ang isang kaakit-akit at marangal na kilos sa harap niya. Matagal bago siya dumating sa Xiangjiang, inimbestigahan na niya ang Bikang Pharmaceuticals at ang bagong chairman na si Marian Yang. Isang bihirang kagandahan. "Sayang lang, balita ko may asawang walang kabuluhan at anak na may sakit." Sa unang tatlong beses, ang pakikipag-usap kay Marian Yang ay naputol, ngunit sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan kong ibagsak ang babaeng ito sa aking sarili. Nakaramdam siya ng labis na pananibik nang maisip niya ang imahe ng isang babaeng may mainit na katawan na kanina pa hindi pinansin na humihingi ng awa sa ilalim niya. Inayos ni Mr. Ting ang kurbata sa pagitan ng kanyang leeg at lumabas. Nang makita niya si Andrew Cheng na sumusunod sa likod ni Marian Yang, lumubog agad ang kanyang mukha. Kahit na magsama ng isang lalaki para sa hapunan, kapag wala si Mr. Marlon Ting. Masyadong matagal na inayos ni Mr. Ting ang laro ngayon, at hindi niya hahayaang mangyari ang anumang aksidente. "Ang taong hamarang sa akin na si Mr. Ting ay patay o may kapansanan." Sa likod ni Marlon Ting ay ang pamilya Ting, at ang pamilyang ito ay may karapatang magsalita sa buong rehiyon ng Jiangnan. Sa pagkakataong ito, sarado ang network ng Bikang Pharmaceuticals. "Isang piraso ng taba, kung kagat mo ang iyong bibig, lahat ng ito ay pera. Pagkatapos ng lahat, mayroong pamumuhunan mula sa Kyoto Cheng Group. Director Yang, matagal na kitang hinihintay." Hinaila ni Mr. Ting ang kurbata sa pagitan ng kanyang leeg, pinisil ang isang ngiti at naglakad palabas, iniunat ang kanyang malaking kamay at hinawakan ang maliit na kamay ni Marian Yang. Ang maliit na kamay na ito ay malamig, malambot at walang buto, at ang balat ay kasing kinis ng gatas. Ngayong gabi, dapat kong supilin ang babaeng ito at ang bikang sa likod niya. Sumunod si Andrew Cheng sa likod ni Marian Yang, sumulyap lamang kay Marian Yang at nakita ang bakas ng displeasure sa mukha ni Marian. "Ako rin ay labis na hindi nasisiyahan sa aking puso, ngunit ito ay isang usapan sa negosyo, isang magalang na pakikipagkamay, at si Andrew Cheng ay walang magawa tungkol dito." Para sa isang segundo o dalawa, si Marlon Ting ay nabighani sa kagandahan ni Marian Yang. Sandali siyang nawala sa isip, at nakalimutan pa niyang bumitaw. Sumimangot si Miss Yang, nag-aatubili siyang pumunta, pero bakit nagkaroon ng business cooperation ang Bikang Pharmaceutical sa ibang partido, lalo na ang mga issue sa sales channel, kailangang sumama si Marian Yang. Ang Bikang Pharmaceutical Group ay nakabuo kamakailan ng isang bagong uri ng anti-cancer na gamot na may rate ng paggaling na hanggang 70%. Halos doble ang rate ng pagpapagaling ng lahat ng gamot sa cancer sa merkado ngayon. Masasabing ito ang pinakamabisang gamot na anti-cancer sa kasaysayan ng tao sa ngayon. Tungkol sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng gamot na ito laban sa cancer, masasabing ang Bikang Pharmaceuticals ay gumastos ng medyo malaking halaga ng pondo sa pananaliksik at pagpapaunlad, at nasa yugto pa rin ng klinikal na pagsubok.
Sa sandaling matagumpay, hindi lamang ito magdadala ng malaking kita sa bigang pharmaceuticals, ngunit mas malamang na maakit ang atensyon ng internasyonal na komunidad at maging unang lubos na epektibong gamot na anti-cancer sa buong mundo. Para naman sa bagong gamot na anti-cancer, pinasimula ng Bicang Group ang pinakamataas na antas ng mga pamamaraan ng pagiging confidential, at tanging ang mga tauhan ng R&D na direktang kasangkot, ang direktor ng Bicang Pharmaceutical Group at Marian Yang ang nakakaalam. Para sa mga kasosyo sa pagbebenta ng gamot na anti-cancer, ang kabilang partido, ang Ting Group, ay sumasakop sa isang katlo ng channel ng pagbebenta sa buong katimugang rehiyon ng Yangtze River, at may napakalakas na mapagkukunan at lakas ng ekonomiya. Sa makatuwid, labis din ang pag-aalala ni Marian Yang sa pakikipagtulungan sa Ting Xi Group. Masyadong exaggerated ang requirements ng kabilang partido, at gusto nila ng 60% ng kita. Pinawi ni Marian Yang ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti, "Master Ting, dapat ba tayong pumasok?" Nahihiyang ngumiti si Marlon Ting at nagpaliwanag, "Director Yang, napakaganda mo ngayon, halos mabigla ako sa iyo." "Ano ba naman?" Nang marinig ito ni Andrew Cheng, nanlamig ang kanyang mukha. Kumikilos ba ang moldite na ito na parang wala siya? Kabanata 238. Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, "Malaki ang ulo na mini ghost. Asawa ko siya." Mabuti na lang, doong una ay walang pakialam si Marlon Ting kay Andrew Cheng, ngunit nang sabihin niya ito, agad na namula ang kanyang mukha, at inikat niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Andrew Cheng ng malamig. Siya ay nasa masamang kalooban, at nang marinig niya ang mga salita ni Andrew Cheng, agad siyang tumingin sa ibaba at ninisyan. "Ikaw pala ang trash husband ni Director Yang." "Oo, oo. Narinig ko ang tungkol sa iyo nang dumating ako sa Xiangjiang." "Aba, mabait kang kumakain." Si Marlon Ting ay may sarkastikong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito pala ang asawa ni Marian Yang, at sigurado, siya ay napaka-ordinaryo at diabetic. Paano magiging diyosa ang gayong tao tulad ni Marian Yang? Nagkibit-balikat si Andrew Cheng, nagpakita ng walang pakialam na tingin, at sinabing, "Paumanhin, may problema ako sa tiyan." Sabi ng doktor, bagay daw ako sa malambot na bigas. "Hindi ka sigurado." Hindi nagpapigil si Andrew Cheng, bagkos ay nagkaharap. Nakikita niya na ito, kung ano ang Presidente Ting, ay hindi komportable. "Ikaw." Galit na galit si Mr. Ting, at ang ilan sa kanyang mga nasasakupan sa likod niya ay tumitig din kay Andrew Cheng. Hanggat nag-utos si Marlon Ting, tiyak na susugurin nila ito at pupunitin ang bibig ng lalaking ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian Yang, nilaybot niya ang kanyang mga mata kay Andrew Cheng, at sinabing ngumisi, "Master Ting, okay lang, si Andrew Cheng ang asawa ko." Medyo diretso ang pagsasalita niya, at sana hindi kami maapektuhan ng kooperasyon sa hinaharap. Malamig na ngumuso si Marlon, tinggalit na tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, "Okay, alang-alang sa mukha ni Miss Yang, pakakawala na kita." Ayaw din niyang gawing masyadong mahigpit ang sitwasyon, kung hindi ay mahirap ang mga susunod na pagsasaayos. Sa loob ng malaking kahon, sila Marlon Ting, Marian Yang, at Andrew Cheng ay nakaupo silang tatlo, at may apat na security guard sa paligid, na nakatayo. "Master Ting, ano ang gusto mong pag-usapan?" Si Marian Yang ay isang mahigpit at hindi mapagpanggap na uri ng tao. Umupo siya at dir-diretsyong pumasok. "Hoy, Director Yang? Walang iba ngayong gabi, huwag mo akong tawaging Presidente Ting, tawagin mo na lang akong Marlon." Ngumiti si Marlon Ting, at nang sabihin niya ito, hindi niya nakalimutang sumulyap sa dibdib ni Marian Yang, ang outline at curve ay kamangha-mangha. Namatay ang mga pianist, at ang pagiging multo ay romantiko din. Sa opinion ni Marlon Ting, ang may tulak si Marian Yang ngayong gabi at maamoy ang mapang-akit na halimuyak sa kanyang katawan ay magiging napakahalaga. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian Yang, pinagmasdan niya ang mga mata ni Marlon Ting na may bakas ng malisyosong layunin. Natural na nakita din ito ni Andrew Cheng at nailagay na niya itong Marlon Ting sa listahan ng kamatayan sa kanyang puso. "Kung ganoon, ano ang gusto mong pag-usapan?" Malamig na tanong niya. Tumayo si Marlon Ting, ibinuhos kay Marian Yang ang isang tasa ng puting ansyam na putsyam or, at isa pang baso para kay Andrew Cheng, at nakangiting sinabi, "Bueno, uminom muna tayo at kumain, at pag-uusapan natin ang pagtutulungan mamaya."
Malinaw sa sino man na nais lamang ni Marlon Ting na lasing sina Marian Yang at Andrew Cheng upang mapadali ang pag-aayos mamaya. Tinulyapan ni Andrew Cheng ang buong baso sa harap niya, kahit dalawa o dalawa. Walang pakialam ang taong ito kay Marian Yang. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marian Yang at malamig niyang sinabi, "Paumanhin, Presidente Ting, hindi ako makakainom." Naiintindihan din niya na iniisip ito ni Marlon Ting. "Ayos lang, hindi mo naman asawa." Lumingon si Marlon Ting at nakangiting tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, "Tulungan kitang uminom sa punong tanggapan. Hehehawain mo ako, papatayin kita." Hanggat ibinuho si Andrew Cheng, hindi ba masunurin si Marian Yang na luluhod sa kanyang harapan? Nagtaas ng kilay si Andrew Cheng, tumingin kay Marlon Ting na parang tanga, at sumagot, "Sigurado ka bang gusto mong makipag-inuman sa akin? Bakit, hindi ka maglakas loob?" Humisi si Marlon Ting na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Nagsisi si Marian Yang na lumahok sa hapunan na ito, marahan niyang sinipas si Andrew Cheng sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kilay ay nagpapahiwatig na huwag siyang pabigla-bigla. Lalaki ba, lalaking uminom nitong tasa? Si Marlon Ting ay masyadong mapagmasid, at ito ay isa pang kawili-wiling pangungusap. Di na maliit. Medyo hindi nasiyahan si Andrew Cheng dahil nabalisa siya. Bigla siyang tumayo habang hawak ang tasa at sumigaw, "Ano ba ang sinisigaw mo? Di ba inom lang, tara na." Sa oras na ito, si Andrew Cheng ay mukhang isang natulala na binata na madaling magalit, gagawin niya ito sa isang baso ng ansyam na putsyam ur. Tinira ng cola na ito si Marlon Ting, "Gusto kong gawin ang aking bahagi para lutisin itong Andrew Cheng, ngunit hindi ko inaasahan na sobrang excited ang batang ito. Walang karanasan pa. The next step is to get him drunk, as long as this kid falls, then hindi mapipigilan ang plano niya." Ang iba pa sa Marian Yang, "Hehe," naghanda si Marlon Ting ng saludo para sa kanya. Si Marian Yang ay nababalisa, si Marlon Ting ay sumimangot, at patuloy na kumurap kay Andrew Cheng, ngunit hindi niya ito nilinggan. "Ano bang problema ng asawa ko, hindi mo ba nakikita na nilalasing siya ng kabilang partido?" Si Marian Yang ay nababalisa sa kanyang puso, ngunit wala siyang masabi para pigilan ito, kaya patuloy lang siyang komandat kay Andrew Cheng. Hawak ni Mr. Ting ang tasa dito, at bamantong hininga siya kasama si Andrew Cheng. "Lahat sa isang inumin." "Haha, anong inumin? Ngayon, nakipag-deal ako sa iyo bilang kaibigan." Humiti si Marlon Ting at nagbuhos ng isa pang buong baso para kay Andrew Cheng. Tumingin si Andrew Cheng sa basong puno ng puting ansyam na putsyam or sa kanyang harapan, at bahagyang humiti sa gilid ng kanyang bibig. Uminom ng ansyam na putsyam or. "Sorry, hindi ako nakainom ng marami kanina. Ansyam na putsyam or ito ay hindi sapat. Halika, kapatid, ang tasang ito ay nagpapakain sa iyo." Itinaas ni Marlon Ting ang kanyang baso, itinaas ang kanyang leeg at pinatuyo ito. Veterano na siya sa business world, hindi pa siya nakakasali sa kahit anong dinner party. Higit pa rito, inayos na ng Kempinski Hotel na ito ang mga tao, kaya hindi siya nag-alala na tataka si Marian Yang dito ngayong gabi. "Magsaya ka. Mayroon din akong isang tasa ng paggalang kay Pangulong Ting. Direkta akong nagsasalita ngayon, at ako ay nasaktan. Sana ay hindi mag-isip si President Ting." Hindi tanga si Andrew Cheng, ang pagpupulong na ito ay para samahan siyang uminom para mawala ang kanyang mga pagdududa. Si Marian Yang, na nakaupo sa gilid, ay masama ang pakiramdam. Nagpapanik na siya ngayon at patuloy na simisipa siya sa ilalim ng mesa, ngunit hindi siya pinansin ni Andrew Cheng at tinukoy lang niya si Marlon Ting bilang kapatid. Naisip ni Marian Yang sa kanyang sarili, nagdagdag siya ng kaunting lakas sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit tila hindi ito naramdaman ni Andrew Cheng. Uminom siya ng isang baso ng ansyam na putsyam or, malamig na sumigaw, umupo, iniunat ang isang malaking kamay sa ilalim lamang ng mesa, at idiniin ito kay Marian Yang sa kanyang kondangan, sinenyasan itong huwag mag-alala. Galit niyang pinandilatan si Andrew Cheng, ang kanyang pink na labi ay bumubulong na gustong magsalita, ang mature na ekspresyon ng pamilya ng munting prinsesa na ito ay nahulog sa mga mata ni Marlon Ting, at biglang pinaramdam sa kanya na parang kinakain ng 10,000 langgam ang kanyang puso. Nangangati siya sa kanyang puso, gusto niyang pabagsakin si Marian Yang ngayon.
Sa pag-iisip nito, ang puso ni Marlon Ting ay sumabog sa walang pangalan na galit. Ang gayong perpektong tao ay talagang magpapakasal sa isang walang kabuluhan. Bumagsak ang buong mukha ni Marlon Ting, malungkot na tumingin kay Andrew Cheng, at bumulong sa kanyang puso, magnanakaw ka ng isang babae kasama ng young master na ito, at hahayaan kitang mahiga sa isang berdeng sombrero mamaya. Kinuha ni Marlon Ting ang Dream Glow at ibinuhos ang isang buong baso para kay Andrew Cheng. Tara, hindi tayo uuwi ngayong gabi kung hindi tayo lasing. Magandang usapan, magandang usapan. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang baso para salubungin siya. Susunod, sa kalahating oras ng pag-inom, uminom ng tig-isang baso ng tubig sina Andrew Cheng at Marlon Ting, tulad ng pag-inom ng pinakuloang tubig, at 7 bote ng Dream Glow ang nainom sa buong mesa. Talagang nagbigay ito ng takot kay Marian Yang. Umiinom ba sila? Kaya mo bang uminom ng ganito? Namamatay ka ba? Si Marlon Ting ay may hawak na baso ng ansyam na putsyam or sa oras na ito, ang kanyang mukha ay pula at pula, at ang buong tao ay nahihilo at hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng silangan, kanluran, hilaga at kanluran. Ngayon lang niya naramdaman na umiinit at masakit ang tiyan niya. Kung muli niya itong ininom, natatakot siyang mabutas ang tiyan niya. Tingnan mo ulit si Andrew Cheng, para siyang normal na tao. Tumanggi si Marlon Ting na tanggapin ito, pasuray-suray, tinapik si Andrew Cheng sa balikat, at tumawa ng malakas, haha, cheer up, halika, uminom ka pa. Pagkatapos ng tasang ito, direktang sinampal siya ni Marlon Ting sa lupa at galit na samuka. Pakiramdam niya ay sumakit ang tiyan niya na parang kutsilyo, at nag-aapoy ito sa sakit. Tinakpin ni Marlon Ting ang kanyang tiyan at napasigaw sa sakit, bilis. Dalhin mo ako sa ospital. Ang ilang mga bodyguard sa tabi niya ay nagmamadaling masyadong abala, at kinaladkad si Marlon Ting na mapatla at patuloy na nagluluksa, palabas ng kahon. Puno ng paghamak ang mga mata ni Andrew Cheng, at lihim niyang sinabi sa kanyang puso, lumaban kay Lao Su, lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos, hindi maisara ni Andrew Cheng ang kanyang bibig, hinayaan si Marian Yang sa gilid na titigan siya na parang halimaw. Husband, hindi ka naman magiging tanga diba? Nag-aalalang tanong ni Marian Yang. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, okay lang, magaling uminom ang asawa mo, hindi naman big deal. Sa katunayan, hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ni Andrew Cheng. Umuwi na tayo. Ay nalalayan ni Marian si Andrew, lumabas sa kahon, at bumalik sa villa. Ngayon, si Marte Pinyin ay maaaring ituring na isang araw ng paghuhugas, at makikita niya si Marian Yang na babalik kasama ang isang kalahating lasing na si Andrew Cheng, nagmamadaling humakbang pasulong, at nagtanong, ano ang mali? Masyado kang uminom, sabi ni Marian Yang. Ilang tao ang tumulong kay Andrew Cheng na pumasok sa silid, at si Marian Yang ay nagpunas at nagpalit ng damit para sa kanya. Pagkatapos ng tuluyang pag-aalaga kay Andrew Cheng, siya ay bumaba. Hoy, Marian, halika rito, may sasabihin si inay sa iyo. Si Aling Marte ay nasa sala sa unang palapag, at abala siya sa paghila kay Marian Yang pababa para maupo sa sofa. Ano po, ma, ano pong problema? Tanong ni Marian Yang. Tinanong na ito ni nanay, kaya itatanong ko lang, pwede mo ba akong idagdag sa pangalan ng villa na ito? At saka, pwede ko bang makuha ang pangalan ni Andrew Cheng? Ito ang aming pag-aari, ngunit hindi sa amin at nasa kamay ng ibang tao. Nag-aalala at kinakabahang sabi ni Marte Pinyin. Natigilan si Marian Yang saglit, pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha, at sinabi niya, Nay, ano ang iniisip mo? Hindi ko binili ang villa na ito, ngunit si Andrew Cheng. Kabanata 239. Binili ito ni Andrew Cheng. Imposible. Marian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag ipagtanggol si Andrew Cheng. Tinanong na siya ni inay ngayon. Ang villa na ito ay nasa pangalan mo. Napangiti si Aling Martha na nahihiya, ngunit ang kanyang puso ay medyo nalilito din. Dahil parang hindi nagsisinungaling ang ekspresyon ni Marian Yang. Totoo ba yan? Gayunpaman, ang villa na ito ay nagkakahalaga ng 200 milyong yuan, at hindi ito nabili ng pera mula sa kumpanya ni Marian Yang. Nay, sa tingin mo ba napakaraming pera ng anak mo para bilhin itong villa? Tanong ni Marian Yang na may malamig na mukha.
Ikaw, hindi ba ang kumpanya mo ay namuhunan ng 1 bilyong yuan ng Kyoto Chain Group? Hindi ba pera yan? Tinagat ni Mary Pinin ang kanyang mga ngipin at sinabi, patuloy na umiiling. Tinulyapan ni Marian si Aling Marte at walang magawang sinabi, Nay, alam mo ba kung anong mga krimen ang natagpuan para sa paglustay ng pampublikong pondo? Iyong anak, ako ang uri ng tao na gumagastos ng pera ng kumpanya para matugunan ang sarili kong pagnanasa. Let me tell you again, hindi bumagsak ang investment ng Kyoto Chain Group. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Marian Yang at umakyat sa itaas. Tasala sa ibaba, si Marte Pinin ay ganap na natulala, nakaupo doon mag-isa, ang kanyang mga mata ay umiikot. Hindi bumaba ang pera sa pamumuhunan, ibig sabihin ang villa na ito ay talagang hindi binili ni Marian Yan. Paano ito nangyari? Malinaw na silang lahat ay nasa pangalan ni Marian Yang. Si Andrew Cheng kaya talaga ang bumili nito. Kung talagang binili ito ni Andrew Cheng, sino ang batang iyon? Paanong biglang nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Nagulat si Aling Martha, pinagpawisan ang lahat, sumugod siya sa kwarto at kinaladkad si Nestor Yang pataas. Oy, sabi ko bakit hindi ka natutulog sa kalagitnaan ng gabi? Nandito siya. Umupo si Mang Nestor na may galit sa kanyang mukha, nakasandal sa ulo ng kama, at sinuot ang kanyang reading glasses. Tumahimik ka. Palihim na binugbog ni Aling Marte si Mang Nestor, pagkatapos ay sumulyap sa pinto ng kwarto, at sinabing, Nestor, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ngayon lang sinabi sa akin ni Maria na hindi niya binili ang villa na ito, ngunit si Andrew Cheng. Diba sabi mo binili mo ito ng investment money from Marian Company? Naramdaman din ni Nestor Yang na seryoso ang bagay na ito, at seryosong nagtanong. Napakamot ng ulo si Marte Pinin at sinabing, hindi pa bumababa ang pera. Tumanggaw si Mang Nestor, bamantong hininga, at nagsimulang tumingin sa kisame, at naiinip na sinabi, matulog ka, matulog, hindi pareho ang bumili nito. Nakalock. Umakyat si Aling Marta at sinampal si Mang Nestor sa mukha, tumingin sa kanya, at pinagalitan, ano ang pareho? Kung bibilhin ito ni Andrew Cheng, ano ang gagawin ko sa bahay na ito sa hinaharap? Di hindi niya kayang sumakay sa ulo ko. At hinayla ito. Umihi. Galit din si Nestor Yang at sumigaw, Martha, nababaliw ka na ba? Hindi mo ito bahay, ngunit binili ito ni Andrew Cheng. Binili ito ni Andrew Cheng. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, maging mabait ka kay Andrew Cheng, hindi ka ba nakikinig? Nakalimutan mo na ba ang babala sa iyo ni Andrew Cheng noong nakaraan? Paano mo ito magagawa? Sa palagay mo ba ay si Andrew Cheng pa rin ang maluhong manugang na gumawa sa iyo ng pang-aapi? Sa madaling salita, hindi nakaimik si Marte Pinin, nakaupo sa kama at nakatingin kay Nestor Yang. Wala akong pakialam, ako dapat ang Panginoon ng pamilyang ito. Kinagat ni Marte Pinin ang kanyang mga ngipin. Sa sobrang galit ni Mang Nestor, nakatulog siya sa ilalim ng kumot, matulog ka na. Tinatimad akong kausapin ka. Maya-maya, mawawalan ka ng bahay na ito. Umupo si Aling Marte sa kama, pinandilatan si Nestor Yang, sinipa siya ng ilang beses, pinigilan siyang makatulog, at pinagalitan, ano ang alam mo, hindi ko ginawa ito para sa ikabubuti ng ating pamilya, ang villa na ito ay binili pa ng Andrew Cheng. Oo, kung wala tayong mga pangalan, balang araw itataboy kita sa pagkain. Pagkatapos ng mahabang pag-ungol, nakatulog si Aling Marte. Kinaumagahan, nagising si Andrew Cheng na masakit ang ulo. Akmang tatayo na siya ay bumukas ang pinto. Hoy, Andrew Cheng, ang lasing na sopas na ginawa ni nanay para sa iyo ay mabuti sa iyong tiyan. Maaari mong inumin ito habang mainit ito. Pumasok si Marte Pinin na may dalang isang mangkok ng sopas at isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha. Laking gulat ni Andrew Cheng. Ito dapat ang unang pagkakataon na ang kanyang biyanan ay nasangkot sa kanya, at gumawa pa siya ng lasing na sopas para sa kanya. Salamat! Magalang na ngumiti si Andrew Cheng. Umupo si Aling Marte sa yulunan ng kama at pinanood si Andrew Cheng na umiinom nito bago siya ngumiti at sinabi, Hoy, ano ang sabi ng pamilya? Ikaw ang aking manugang, hindi ako mabuti sa iyo at kung sino ang mabait ikaw. Ikaw! Kung pakikinggan ito ng iba, tinatayang magiging napakagaling ng mag-ina.
Gayunpaman, nang marinig ito ni Andrew Cheng, nakaramdam siya ng kabagsikan at kabalintunaan. Si Marte Pinyin ay napakasipag sa umaga, hindi ba tipikal ng isang weasel ang sumalubong sa manok para sa bagong taon? Ma, ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Andrew Cheng. Nang marinig ito ni Aling Marte, dali-dali niyang sinabi na may mapupungay na mga mata, hindi, okay lang, ano ang magagawa ko, Nay, gumising ka ng maaga, binilhan kita ng almusal sa ibaba, bumaba ka at kumain ng mabilis. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Aling Marte at umalis. Tinitigan ni Andrew Cheng ang likod ni Aling Marte, walang magawang umiling at tumawa. Itong Marte Pinyin na ito ay nakasulat sa kanyang mukha ng lahat. Bumaba at nakaupo sa restaurant, si Andrew Cheng ay umiinom ng gatas at kumakain ng mga buns, at nakaupo sa tapat ni Aling Marte na nakangiti, nakatingin kay Andrew Cheng na may ngiti sa simula, na nakakatakot. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Hindi nakaimik si Andrew Cheng. Tinitigan ni Aling Marte, palagi siyang hindi komportable. Tumawa si Marte Pinyin at sinabing, ayos lang, makakain ka ng kinakain mo. Si Andrew Cheng ay walang magawa, at lumabas nang busog na siya. Personal na dinala siya ni Marte Pinyin sa gate, at pagkatapos ay tumingin sa likod ni Andrew Cheng, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na lumamig, at bumulong, ang batang ito, walang espesyal dito, paano siya biglang magkakaroon ng pera para bumili ng villa? Nakalimutan mo na ba ang babaeng Helen Jing? Biglang sumulpot si Nestor Yang sa likod ni Aling Marte na may hola ng ibon at pinaalalahanan siya. Nagulat ito kay Marte Pinyin, sinampal siya ng ilang beses, at pagkatapos ay nagsabi, oo, ang asong iyon, si Helen Jing, ay ang kanyang madrasta, at siya ay mukhang isang mayamang asawa. I mean, mayaman ba itong si Andrew Cheng? Ang ikalawang henerasyon ay hindi gumana. Ang dahilan kung bakit tumakas si stepmother sa bahay. Umiling si Mang Nestor at sinabing, hindi ko alam, ngunit ipinapayo ko sa iyo na maging tapat. Pagkatapos noon, lumabas si Mang Nestor at naglakad-lakad. Inis na inis si Aling Marte. Bumalik siya sa villa at pinag-isipan ito ng matagal. Tinawagan din niya si Lloyda Pinyin at ilang kamag-anak at inimbitahan sila sa villa. Dito, Xiangjiang People's Hospital. Basura. Lahat ng ito ay basura. Anong pinapakain ko sa'yo? Si Marlon Ting ay nakahiga sa single ward, umuungal sa telepono. Ang mga nakapaligid na subordinate ay lahat ay nakatayo sa gilid na ang kanilang mga ulo ay nagtatampo, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Ngayon, kailangan kong baliin ang mga braso at binti niya, pwede mo naman akong iayos ngayon, agad-agad. Bilis. Galit na binasag ni Marlon Ting ang kanyang cellphone sa lupa, tumayo at tumayo sa harap ng bintana na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Dam, napahiya ako kagabi. Uminom si Mr. Marlon Ting at hindi natalo kahit kanino. Talo ako sa isang taong kumakain ng malambot na kanin. At ang sarili kong gang, lahat sila ay isang bangkos ng mga balde ng bigas, at hindi nila maaaring tingnan ang mga individual. Ang puso ni Marlon Ting ay nag-aapoy sa galit dahil ang mga kaayusan ni Andrew Cheng kagabi ay walang kabuluhan. Not to mention na hindi niya maibaba si Marian Yang, siya mismo ay nasa ospital pa. Andrew Cheng. Talagang gusto kong mabuhay ka kaysa mamatay. Inihampas ni Marlon Ting ang kanyang mga kamao sa kama ng ospital, nagngangalit ang kanyang mga ngipin na lubhang nakakatakot. Pagkalabas ng bilya, gumawa ng ilang hakbang si Andrew Cheng at sasakay na sana ng bus papunta sa kumpanya para tingnan. Napakasarap maging hands of shopkeeper. Ang kalye ay puno ng mga tao, at sa hindi kalayuan sa likod ni Andrew Cheng, ilang mga sosyal na tao na naninigarilyo sa kalye ang sumulyap kay Andrew Cheng, inihambing ang kanilang mga cellphone, itinapon ang mga upos ng sigarilyo, at pagkatapos ay tahimik na sumunod. Inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at tumayo sa hintuan ng bus na sinundan ng ilang sosyal na tao sa likuran niya. Nakatingin sila sa kanila, pinapansin ang mga taong nakapaligid sa kanila. Pero hindi nila alam, pero ngini siya ni Andrew Cheng. Napansin na ni Andrew Cheng ang grupo ng mga tao sa likod niya, ngunit hindi siya gumawa ng ingay. Si Fred Hao ba, o si Marlon Ting kagabi? Matapos mag-isip sandali, umalis si Andrew Cheng sa istasyon ng bus, nagpanggap na namimili, at naglakad ng ilang hakbang.
Nang makita siya ng ilang sosyal na tao sa likod niya na lumiko sa isang eskinita ay agad silang natuwa at nagkatinginan ng ilang beses. Uldok. Tinundan nilang dalawa si Andrew Cheng sa eskinita, at ang dalawa ay nakatayo sa bakana ng eskinita na naninigaril Liu. Ang pinuno nila ay may tato sa ulo ng agila sa kanyang leeg. Tinitigan niya si Andrew Cheng sa kanyang harapan, tumingin muli sa bakana ng eskinita, at pagkatapos makatanggap ng hudyat mula sa kanyang kapatid, dahan-dahan kang napunit na singit gamit ang click na iyon. Pakiramdam niya ngayon ay parang napunit ang kanyang pandiya at ang init. Ang ilang kalbong kapatid na lalaki sa likod ni Brother Lee ay labis na nabigla sa eksenang nasa harapan nila sa sandaling ito, at lahat sila ay huminga ng malalim. Matapos ang matagal na pagkatulala ay nag-react lang sila. Nagmamadali silang humakbang pasulong upang tulungan si Brother Lee, at hindi nila nakalimutang ituro si Andrew Cheng at galit na sinabi, "Ang lakas ng loob mong sipin ang Kuya Lee natin, nililigawan mo si kamatayan." Si Andrew Cheng hehe natatawang upo pa rin, posture na kaya mong hawakan. Tinulyapan niya ang kapatid na manok na nakabakaka ang mga binti at puno ng basag na ekspresyon ng mukha, at nakangiting sinabi, "Paano ang kapatid na manok, gusto mo bang isipin ang sinabi ko?" Ang duwag, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Marlon Ting, tinatrato ba niya ang kanyang sarili bilang isang basura. Pagkatapos ng lahat, sinusundan ko noon si General Manuel Cho at nagsasanay ng husto sa loob ng mahigit isang taon. Ang mga anak ng malalaking pamilya ay walang martial skills, nakakahiya talaga. Gustong umiyak ni Kuya Lee pero wala ng luha ngayon. Ang sakit ng singit at ang pananakit ng kanyang mga tuhod ay nakaramdam siya ng sobrang kirot na gusto na niyang mamatay. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong kalupit na lalaki sa sarili niyang teritoryo. Isipin mo ang iyong perilises. Mga kapatid, kasama siya sa impyerno. Malakas na sigaw ni Kuya Lee na may pagtatampo sa mukha. Biglang sumugod ang lima o anim na kalbong lalaki na walang mga kamay. Hindi makapaniwala si Kuya Lee, ang daming hindi makakatalo sayo. Umiling si Andrew Cheng at dahan-dahang bumangon, sa sobrang takot ay nawala ang galit na aura ng lima o anim na kalbong lalaki. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na humakbang, sa takot na maging parang manok. "Ano pang hinihintay mo, gawin mo na kay Lao Su." Tigaw ni Kuya Lee sa dulo. Nagkatinginan ang lima o anim na kalbong lalaki, nagdadaldalan at nagsisigawan, ang ilan ay winawagayway ang kanilang mga kamay na kasing laki ng sandbag, at ang iba ay sinisipa ang kanilang mga paa, lahat sila ay tinamaan ng isang ulo si Andrew Cheng. Tinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay, ngumisi sa gilid ng kanyang bibig, at sinampal siya, na parang palm fan. Clap 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 clap. Sobrang bilis niya. Hindi maintindihan ng iba ang nangyayari. Lima o anim na kalbong lalaki ang may mga marka ng sampal na pula ng dugo sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nakahiga sa sahig ng tren, ang ilan ay nakahiga sa likod ng kotse, at ang ilan pa. Nakasabit sa suspension bar. Hoy! Hindi mahalaga. Nakipagkamay si Andrew Cheng at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kapatid na manok na takot na mamatay. "Hindi ko akalain na sobrang explosive pala ang combat power ko." Malamig ang boses ni Andrew Cheng na parang talam ng yelo, "Kuya Chicken, ano sa tingin mo?" Pinunasan ni Brother Lee ang malamig na pawis sa kanyang noo, sinulyapan ng ilang beses ang nakahigang mga kapatid, at nagmamadaling sinabi, "Okay. Magaling. As long as you can spare us brothers, anything will do. Ngayon hayaan mo siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Iwanan ang mga berdeng burol nang hindi nababahala tungkol sa walang panggatong." Nagmamadaling binati ni Brother Lee ang kanyang mga nasasakupan, at ilang magaspang na lalaki na may kalbo ang ulo ay nagsisiksikan na may mga pulang marka ng sampal sa kanilang mga mukha, at sila ay nakalikom ng libu-libong dolyar. Inawakan ni Brother Lee ang libu-libong dolyar sa kanyang kamay, pinagpapawisan ang mga palad, at iniabot ito kay Andrew Cheng, na uutel, "Kuya, wala tayong masyadong pera, sapat na ba ito?" Sa totoo lang, nakonsensya siya, dahil sa takot na si Andrew Cheng ay hindi maligaya at sipin ang kanyang kabilang binti sa magkapira-piraso. Ang eksenang ito ay talagang natakot sa iba pang mga pasahero sa sasakyan. Akala nila ay dapat nang matapos ang kabataan ni Andrew Cheng, ngunit ngayon ang sosyal na hooligan na ito ay nangongolekta ng pera at humihingi ng awa, na hindi kapani-paniwala.
Tinulya pa ni Andrew Cheng ang gusot na libo-libong dolyar, at malamig na sinabi, "Kapatid na manok, saan mo ipinadala ang pulubi?" Nang marinig ni Brother Lee ang mga salita, nang inig ang kanyang buong katawan, at lumuhad siya sa lupa na may, hayaan, natunog, na may maraming luha at uhog, "Kuya, nagkamali ako, kuya, mayroon akong 80 taong gulang na anak na lalaki. Ina sa itaas, at isang asawa at mga anak sa ibaba, mangyaring palayain ako. Mabuhay tayo. Babalik ako at mag-iipon, okay?" Pagkaluhod niya ay lumuhad din ang ilan pang kalbong lalaki. Nararamdaman talaga nila na mali, kadalasan ay nagnanakawan sila, nang hihingi ng pera, at ang iba ay humihingi ng awa, ngunit ngayon ay baligtad na. Ano ang pakiramdam na ang lalaki sa harap mo ay isang halo-halong lipunan, at ang mga kapatid ay mahusay na mabubuting tao, tulad ng isang maliit na puting kuneho na pinatay ng iba? Nag-isip sandali si Andrew Cheng, at magalang na tumanggi, "Hindi." Hindi siya makapaniwala na walang personal na pera ang mga taong ito. Sa huli, kumuha si Brother Lee at ang iba pa ng 100,000 yuan at ibinigay ito kay Andrew Cheng, at nakatakas sila sa kapahamakan. Pagkababa ng sasakyan, nakatanggap si Andrew Cheng ng hindi pamilyar na tawag sa telepono. "Hello? Sino ka?" tanong ni Andrew Cheng. "Andrew Cheng, naaalala mo pa ba ako?" May malamig na ngiti mula sa kabilang dulo ng telepono, napakapamilyar. "Lester Cao." Kumunat ang noo ni Andrew Cheng. "Oo, long time no see, bumalik na ako." Nagpatuloy ang boses ng lalaki sa kabilang dulo, "Nasa ospital ako ngayon, at natutulog sa tabi ko si Milzen, napakasarap. Pupunta ka ba at titingnan? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo."